At isang makabuluhang araw po, nandito tayo ngayon sa Fort Bonifacio, particular dito sa BGC, at aalamin natin ang kasaysayan ng Fort Bonifacio. Tara! Noong tayo ay sakop ng mga Amerikano, ang lupaing ito noon na bahagi ng bayan ng Taguig ay kanilang napasakamay taong 1902. At ginawa nila itong himpilan ng kanilang base militar. Tinawag nila itong Fort McKinley, alinsunod sa namayapang presidente noon ng Amerika na si William McKinley. Dito sa Fort McKinley lang naman, nakalagak ang ilang mga armas na ginagamit ng mga sundalong Amerikano sa pakikipagdigma. At dito rin, nakatalaga ang mga Pilipinong sundalo sa pamumuno ng mga US Army. At dumako tayo sa taong 1949, tatlong taon mula nang makamtan ng Pilipinas ang kalayaan nito mula sa mga Amerikano. Ang Fort McKinley ay tuluyang naibalik sa pamumuno ng pamahalaang Pilipinas. At taong 1957 naman, ginawa na itong permanenteng headquarters ng Philippine Army at binago ang pangalan sa tawag na Fort Bonifacio, alinsunod kay Andres Bonifacio, ang ama ng himagsikan noong panahon ng mga Kastila. Dumako naman tayo sa mga taong 1990s. Tinatayang 204 ektarya ng Fort Bonifacio ay tinurn over sa Bases Conversion Development Authority o ang BCDA, isang ahensya noon ng pamahalaan na nangangasiwa sa mga dating US military bases at Metro Manila camps para gawing kapaki-pakinabang sa publiko. At taong 2003, ang Ayala Land at ang Evergreen Holdings ay pumasok sa isang landmark partnership kasama ang BCDA upang tulungang maisaayos at mapaunlad ang ngayoy Bonifacio Global City o BGC. At ang noon ngay lugar ng mga militar ay naging isang masagana at world-class business at residential area na ngayon. Sa likod ng mga naglalakihan at mga modernong gusali rito sa BGC ay mayroong isang kasaysayan na bahagi ng ating kalayaan. At yan ang history ng Fort Bonifacio. Hanggang dito na lang po, paalam.